Sige, let's pray. Pray lang tayo tapos diretso na tayo. So let's pray. Ama namin, maraming salamat po sa time para makapag-discuss po kami. Hinihiling po namin ang paggabay nyo at ganun din, hinihiling po namin yung safety sa mga papunta pa lang, si Brother Joel na nag-confirm. Sana po ingatan niyo po siya. At samahan niyo po kami, maging profitable yung study namin, Ama. At tulungan niyo po kami na mas maging educated pagdating sa evangelism. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige, basa muna tayo ng text. Romans 10, 14, hanggang 17. So, Romans chapter 10, 14 hanggang 17. Sige. So, basahin ko na lang. So, Romans 10, 14 hanggang 17. How then will they call on Him whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? 15. And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. 16. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed what he has heard from us? 17. Last. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. So, pinapakita lang dito sa Romans 10 yung process ng paano nagiging Christian yung isang tao at sa pamamagitan niya ng pagtuturo ng salita ni Kristo. So, sa lecture, 16 lectures to, again sa galing sa GMA. So, doon sa 16 lectures, dalawang lecture kada Saturday. So, lecture number 3 na. Pero under pa rin siya nung biblical concept saka definition. So, nung nakaraan, ang tinalakay, nakarecord naman yun, yung sa New Testament mandates, Great Commission, galing kay Matthew, so Matthew 28. Sa Luke din, may Great Commission. Umabot pa yun sa Acts chapter 1, yung bago mag-ascend si Jesus, ang sinabi niya, you must go into to Judea, Samaria, into the uttermost part of the earth. Sa kay John, ganun din, nagbigay din siya ng commission. So ngayon, ang titignan naman natin sa mandates ng New Testament ay yung kay Paul, si Apostle Paul. So may tatlong key teaching siya dito. Una, the church is called by God to proclaim the gospel to the world. So ang pinaka-tinawag ng Panginoong Jesus mainly ay yung church. So trabaho ng church yung usapin ng proclamation. So pag pinag-usapan yung proclamation, yan ay mandate ng church. May mga key text tayo, 1 Timothy 3, 14-16, Ephesians 4, 1-6, Romans 16, 25, following. Lahat ng yun may kinalaman sa church bilang messenger ng Diyos. So therefore, yung local church dapat merong impression saka emphasis sa gospel proclamation. Isa yun sa mga main agenda, main mandate ng isang local church. Marami ng mandate ng local church. Worship, mandate yan, benevolence, mandate yan. Pero ang isa ay evangelism. Part yan ng mandate ng local church. Kaya yung missions, ginagawa siya. Tapos yung within the church, yung preaching of the gospel. Ano pa? Sa summary ng teachings ni Paul, yung gospel proclamation, primarily, ginagawa siya sa pamamagitan ng preaching. Mga tinawag ng Diyos sa kalalakian na mga ngaral. Yun yung binasa natin sa Romans 10. Sinabi doon, sa verse 14, how are they to hear without someone preaching? So, paano sila makakapakinig kung wala yung mga ngaral? So, ang main inutilize ng Diyos ay yung mga kalalakihan na nangangaral. So, therefore, summary lang to again ng mga concepts, mandates. Yung mga preachers, dapat maintindihan nila na yung gospel ay major theme palagi.
So maraming mga iba-ibang studies, may mga teachings, may mga devotional, may mga preaching proper, pero ang isa na hindi dapat mawala ay yung sumasakop sa lahat ng iyon, yun yung gospel. Actually, isa yan sa madaling makalimutan kapag nagpe-prepare, kasi pwedeng makita ano yung message ng text, pero ang isa sa mga question, anong kinalaman nun sa gospel? Anong kinalaman nun sa gospel? At challenge yun, kasi pwedeng maging repetitive, parang yun at yun. Kaya dapat makita rin yung ano yung diversity ng itsura ng gospel na may kinalaman dun sa mga iba't ibang themes ng Holy Scripture. So, pero hindi siya dapat mawala. At yun yung kinagandaan ng gospel kasi may kinalaman siya talaga sa lahat. Walang teaching, walang truth na walang, sabi nga ni Spurgeon, walang sinulid na nagdadala dun sa gospel. Ganun din, ang role ng church ay to perform its duty sufficiently to its preacher. Marami naman ang role ng church. Madadaanan yun eh. Sa mga later ng mga lectures as a whole, kunyari, yung intercession, kasama yan. Pinagpipray ba ng church yung mga evangelistic pursuits? Pinagpipray ba ng church yung preaching? Pinagpipray ba ng church yung missions? Pinagpipray ba niya yung mga family worship na ginagawa or mga Bible studies na ginagawa? So, kailangan yung church may ginagawa rin as assistance doon sa mga tinawag para mangaral. Ganon din, last na Pauline teaching, all Christians participate in the duty of gospel proclamation in their earthly vocation. So, merong mga kanya-kanyang calling eh. May kanya-kanyang pinapatrabaho yung Diyos, pero dapat hindi mawala doon yung gospel proclamation. Merong kontra siya dun sa sinabi dun sa letter B na may mga men na tinawag. So, pero hindi ibig sabihin na wala nang role kapag hindi, yan, mga kababaihan, mga mas bata, yung mga wala namang gift sa pag-preach, baka isipin na, ay, wala akong gift dyan. So, therefore, hindi ako kasama niyan. Hindi totoo yun, kasi lahat ng mga Christians, meron silang participation. Meron silang role na gagampanan para mangyari yung gospel proclamation. So, Philippians 2, 14 to 16, 1 Thessalonians 1, 8, Acts 8. So, lahat ng Christians, they have a part in the propagation ng gospel. Sabi ni Charles Spurgeon, every Christian is either a missionary or an impostor. Yun lang. Either missionary tayo or hindi tayo Christian. Kasi ang may pakialam tayo dun sa mga hindi pamananampalataya, sila rin ay maging Kristiyano. So now, yun na yung last regarding sa mandates. So ngayon punta tayo sa New Testament concept, theologically sa summary ng New Testament. Number one pa lang ngayong lecture eh. So mamaya, meron pa yung number two. So yung unang tatalakayin natin is yung evangelism ay work ng Diyos. So nagsisimula siya sa Diyos palagi. Tapos later, sa another lecture ay instrumentality ng Christians and other things. So para mamaya yun. Pero ngayon, titignan muna natin yung evangelism bilang trabaho ng Diyos. So, una, may sovereign plan yung Diyos sa salvation, yun ang basis ng evangelism. Romans chapter 1, part yan, na sa pagtuturo natin ng gospel, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it's the power of God unto salvation to those who believe. Pero, sa Romans 11, sinabi rin na namimili yung Diyos. He will have mercy to those whom He will have mercy. Pero hindi siya contrasting. Actually, yun pa yung basis. Dahil may kinakaawaan yung Diyos, therefore, merong role, may basis rather, yung evangelism. So, anong kinalaman nila? Una, yung evangelism sa kayong doctrine of election. So, ika-clarify lang natin na ibig sabihin ng election ay pumipili yung Diyos ng mga ililigtas niya. Pumipili yung Diyos ng mga makakilala sa Kanya. So, kaya merong tinatawag na
election unto salvation or predestination unto salvation. At mali, naisipin natin na ang pinaka-essence ng biblical gospel ay yung election. Hindi, yun yung pinaka-essence ng gospel na ang pinipreach ay may pinili yung Diyos, may hindi pinili yung Diyos, na parang yun yung pinaka-source o pinaka-substance ng gospel. Yun ay truth, yun ay doctrine, pero hindi siya yung gospel. Per se, at technically speaking, siya yung pinagmulan kung bakit may gospel, pero hindi siya yung ipipreach. Parang pag tinanggap mo election, save ka na. Hindi hindi ganun yon. At kapag ayaw mo sa election, para, initially, ay hindi ka na save. Hindi yun yung pinatutungkulan. Hindi ibig sabihin na kada nagpipreach ang gospel ay nagpipreach ng election. Kasi may part yun, pero ang pinaka core, yung last study, pinakita sa 1 Corinthians chapter 15, yung summary ng gospel. Sabi niya, ito yung of first importance, Christ died for sins according to the scriptures. He was buried, and he rose from the dead after 3 days. Yun yung pinaka-main core ng gospel, at yun yung i-elaborate mismo. Yung kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesus. So, that it is the overall perspective and source of motivation for gospel proclaimers. Palagi itong binabanggit ni Pastor Noel, yung Acts 18, ito yung sa, if I'm not mistaken, sa Macedonia, kung di ako nagkakamali, na aalis na dapat si Paul. Aalis na dapat si Apostle Paul doon. Pero, pinigilan siya ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, magstay ka dyan dahil marami akong tao dyan. Because I have many people there. So, may pinili yung Diyos, kaya pinagstay niya si Paul na mag-preach siya ng gospel. Ibig sabihin, may motivation, may proper motivation para ituloy. Kasi may mga tao yung Diyos. Dahil may tao yung Diyos, may sure na mga makakakilala sa Kanya. Hindi man immediately, pero merong tatanggap. Hindi magiging zero yung fruit nung gospel labor ni Apostle Paul. Ang galing lang doon kasi mismo sinabi ng Diyos, kaya ako mag-preach kasi meron akong pinili. Kaya ako mag-preach kasi meron akong mga hinira. So yun yung motivation. Another is yung work ng Diyos sa effectual call. Epektibong pagtawag ng Diyos. Yung effectual call, properly speaking, ang may gawa doon ay ang Diyos Ama. So, tumatawag yung Diyos Ama para maging effective na lalapit sila mismo sa Panginoong Jesus. And implication nito na may hope tayo sa pagliligtas ng Diyos doon sa evangelism. Dahil nakasalalay siya sa pagtawag ng Diyos. Kaya dito, papasok yung external call saka yung internal call. Yung external call, yun yung ginagawa natin. Sinasabi natin sa aling gospel, mag-repent ka, mag-believe ka, eto si Jesus, yun yung external. Kaya nating ituro yung facts at yung message. Pero, yung Diyos lang yung makakagawa na tanggapin nila yun. Parang wala tayong pwedeng gawin para maging receivable or maging acceptable yun dun sa mga tagapanginig. Si Steve Lawson yata yung nagsabi nun, sabi niya, yung mga preachers, they can bring the gospel to the ears, but only God can bring it to the heart. Actually, mentally, kaya nating sabihin, ipaintindi, actually, yun ang goal ng isa sa goal ng effective na pagtuturo ay maging clear. Yun, pero hanggang dun lang. Hanggang dun lang. To be as clear as possible. To be as less unclear. Aalisin yung mga reasons, habit, pananalita, vocabularies na haharang magiging hindrance dun sa message. Pero, hanggang dun lang. Hindi, wala na tayong kakayanan para dalhin yon sa puso nila. Kasi ang Diyos lang yung may kakayanan nun, yung Diyos lang yung magbabago ng puso, magdadalo nun sa puso.
So, ito yung reflection na bakit nagdadala sa spiritual coldness sa evangelism yung doctrine ng election. Actually, pinag-usapan din namin yan last Saturday na to, dalawa lang naman yung response or dalawa lang yung answer. Either na totoo yung accusation na less evangelistic yung mga reformed or false yung accusation na hindi naman totoo na hindi evangelistic yung mga reformed churches. Pero kung meron tayong honesty in some senses na may sense naman talaga nagkaroon ng coldness sa evangelism. At magandang i-reflect natin yon dahil meron bang maling implication ko sa isip ko kaya ganun yung nangyayari. So, basahin natin yung quote from Kuiper, God-Centered Evangelism. Bro Paul, pwede pabasa. Instead of rendering evangelism superfluous, election demands evangelism. All of God's elect must be saved. Not one of them may perish. And the gospel is the means by which God bestows saving faith upon them. In fact, it is the only means which God employs to that end. An equally significant conclusion is that election guarantees that evangelism will result in genuine conversions. The preacher of the gospel has no way of telling who in his audience belongs to the elect and who does not. But God knows. And God is sure to bless His word to the hearts of His elect unto salvation. Amen. So, sure na merong mga maliligtas at hindi, sabi sa 1 Corinthians 15:58, your neighbor is not in vain in the Lord. Although iba yung thrust nun, pero hindi talaga in vain dahil may mangyayaring result doon sa gospel preaching. Hindi man natin makita, pero mangyayari yun. Yung isang ginamit nga na illustration doon sa work ni John Flavel, yung The Mystery of Providence yata yun, na may isang teenager na nakapakinig kay John Flavel ng gospel. Tapos nag-migrate siya sa Amerika. 100 years old siya. Nung naalala niya yung preaching ni John Flavel, doon siya na-save. So, sobrang tagal. Teenager na siya noon. Pero yung isang sermon lang na yun na napakinggan niya years before. Effective yun. Bakit? Dahil kumikilos yung Diyos. Dahil meron siyang hinirang at gagawin niya effective sa pamamagitan ng means ng preaching. Hindi magiging in vain. God will surely bless yung word sa hearts ng mga hinirang niya. So, ayan, pang GMA ito, may submit an outline, pero hindi naman natin gagawin. may reading, tapos may assignment. Pero, ayan, yun yung una sa usapin ng plan of salvation. Ngayon naman, yung God's love for sinners. This is one of the fire of evangelism. Motivator din siya sa evangelism. Yung pag-ibig ng Diyos sa mga kasalanan. So, ang binanggit dito ni Pastor Noel ay yung John 3:16 sa sermon ni B.B. Warfield. Kasi ang ganda nung sinummarize namin to dati before eh. Nung kasama rin yung kay D.A. Carson. Yung kay B.B. Warfield, pinakita niya yung John 3:16, yung salitang world. Kasi yung world doon ay cosmos. For God so loved the cosmos that He sent His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Yung pinakita niya yung world doon, ang ibig sabihin ay hindi quantity, kung hindi yung quality ng cosmos. Hindi yun na sobrang laki ng pagmamahal ng Diyos sa dami ng taong minahal niya. Hindi yun yung point ni John. Pag ginamit niya yung word na world, ang ibig niyang sabihin ay yung sinful world, kung gaano kasama. Quality ng world. Ano yung quality ng cosmos pag binabanggit sa Johannine literature? Is yung badness ng world. Kaya sinabi ni Warfield doon na ganito na lang katindi yung pagmamahal ng Diyos. Kasi yung minahal niya ay yung mga masasama. Pinadala niya yung bugtong niyang anak for the bad world.
So, doon natin makikita kung gano'ng ka-grand yung love ng Diyos. Kasi hindi niya minahal yung mabait, yung mabuti, yung righteous. At hindi ang qualifier ng love niya ay yung quantity ng mga minahal, kundi yung quality ng minahal. Di ba? Romans 5 din, sinabi doon na binigay ng Diyos yung anak niya hindi nung tayo'y mabuti, kundi nung tayo masama. When we were sinners, Christ died for us. So, wrong presentation, sabi ni Pastor Noel, etong mga words na to, mga phrasing. God does not hate the sinner, He loves the sinner. It is sin that God hates. So, may sense na wrong presentation yan, dahil inaalis yung hatred ng Diyos doon sa mismong sinful people. And God loves you unconditionally and will accept you just as you are. Kasi ang confusing dito, meron kasi ditong mga nuggets of truth. Yun ang nagpapakonfuse sa kanya. Pero pag dinisect siya, pag in-evaluate siya, dun magkakaalaman dun sa mga presentation na yun. So, ano yung mga implications sa evangelism? It is the motive that must characterize the Christian witness. Ano yung motive natin? Para ma-save sila at sila yung mga makasalanan, totoong mga sinners, totoong mga kailangan ng salvation, totoong mga masama, kaya sila kailangan ng kaligtasan. And it is the basis of sincere gospel invitation. Kasi kung hindi naman talaga sila, wala naman silang problema. Hindi naman talaga sila, ba't mo sila share ng gospel para pangpadami lang to? Kasi kung hindi naman talaga nila kailangan to, for what? So ang pinaka essence nung bakit ka nag-share, kasi kailangan nila talagang papunta sila sa wrath of God, kailangan talaga nila nung salvation, talagang nasa peligro sila na galit ng Diyos yung kakaharapin nila, kaya kailangan nila ng kaligtasan. Yun yung pinaka mismong kailangan nila. Hindi love na sila, ilalove lang sila more. Hindi. Kasi totoong may wrath. Kaya kailangan nila na makita na kahit na wrath deserving sila, binigyan pa rin sila ng pag-ibig ng Diyos. So, sa back page, beware of gospel invitations na may restraint overture due to the doctrine of election. So, pwedeng magkaroon dito na napipigilan yung mga preachers dahil iniisip nila na elect ba siya o hindi. Hindi ganun mag-iisip yung mga, si Spurgeon yata yung nagsabi noon, sabi niya, kung may nakatatak lang, kung may sign lang kung sin-elect at hindi, edi sila lang yung pipreachan ko. Pero sabi niya, hindi yun yung design ng Diyos eh. Hindi din design ng Diyos na malaman natin kung sino yung mga hinirang sa hindi. Kaya ang goal ay universal evangelism. So in that sense, universal yung external call natin. Panglahatan natin, yung tinatawag natin. Wala tayong pinipili. So God's love is supremely expressed in the gospel of Christ, is widely ignored and challenged today. We need to refresh our conviction of this. Hindi lang yung pinipreachan, kasi totoo naman na mahal ng Diyos yung mga makasalanan. Kasi yun yung paggamit ng John 3:16. So hindi tayo, lalo na yung mga fresh Calvinists. Naalala ko pa yung sarili ko. Talagang napaka, anong tawag dito? Careful sa wording, sa phrasing na, ay baka masabi ko, mahal sila ng Diyos. Kailangan, hindi ko masabing mahal sila ng Diyos. Kailangan medyo ano ako dyan, mahal ng Diyos sa mga hinirang niya. Mahal ng Diyos sa mga Kristiyano. Totoo naman, may mga wording dun, pero yung scripture, sabi niya, for God so loved the world. For God so loved the sinful world. So, pwede nating sabihin yon. Mahal ng Diyos yung mga makasalanan.
kahit na alam natin na meron siyang mga special love para sa special people na mga pinili niya. So hindi tayo dapat mapatigil ba para sabihin natin na may pag-ibig yung Diyos maging sa mga makasalanan. So ano yung mga points na pwede nating makita doon? So we should have this habit of associating God's active love with what He is doing around and within self. So magkaroon tayo dito ng pag-iisip, ng habit na may isip natin na ano yung ginawa ng Diyos, yun ipapakita ng pagmamahal niya. Pangalawa, hiddenness of God's providence to be taken by the Christian in faith. Hindi natin alam kung paano, kung kailan sila tatawagin, kung paano sila tatawagin, iba-iba yung providence ng Diyos even in sa specifics ng salvation ng isang tao. Kasi iba-iba nga tayo ng testimony. Iba-iba kung ilang taon maliligtas. Yung iba, nasa Christian family, salamat sa Diyos. Yung iba, hindi sa Christian families, pero nakakilala pa rin. Yung iba, teenager na nakakilala. Yung iba, may asawa na. Iba, may asawa at anak na. Iba, ano na, matanda na talaga. Doon sila nakakilala. Pero iba-iba yung providence ng Diyos. Pero we should take that na pagkilos pa rin ng Diyos. Pangatlo, the centrality of the cross bilang visible demonstration ng pag-ibig niya. Palagi nang nating dadalhin doon. Na paano mo nalaman na may pagmamahal yung Diyos? Dahil mismo yung Diyos ay nagpadala ng bugtong niyang anak para sa mga makasalanan. Yun yung pinaka-essence. Paano ipapakita ng Diyos yung pagmamahal niya? Namatay si Jesus para tanggapin yung poot ng Diyos. Pang-apat, it is the church main business of announcing God's loving activity in the Christ events. So, ang church ang pinaka may main role para gawin yun. So Romans chapter 5 verse 8, Deacon Harp, pwede pabasa. Romans 5:8, that God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Okay, salamat. So, and last, the God's Trinitarian nature must be reflected evangelism. Maganda to. Kasi much of modern evangelism is lacking in Trinitarian structure. Kahit pala, absent yung Father at Spirit. Yung Father at Spirit. Hindi totoong Christ-centered kung hindi Trinitarian yung structure. Actually, nagdi-diminish pa nga yung pagiging Christ-centered kapag inalis sa picture yung Ama sa Espiritu. Kasi kapag binabanggit natin yung Ama sa Espiritu, palaging indirect relation sila kay Jesus. So kapag Jesus, nang wala yung role ng Father sa kanang Spirit, actually, na umiimpis pa sa kanawa wala yung breath, yung lawak ng pagkaunawa sa kung sino si Jesus. Yun yung sinabi ni Pastor Noel, all Jesus without the Father. When Jesus is presented without the backdrop of God the Father, the tendency is to present Him other than what we need before God. Ano yung ginawa ng Ama in relation kay Jesus? Yung Ama yung nagpadala kay Jesus. Siya yung nagpadala sa bugtong niyang anak. Para saan? Para sa kasalanan. Para patilain yung poot ng Diyos. Without God's law and wrath, the cross is meaningless. The Jesus is then accepted for troubleshooting. Para, ayan na, si Jesus na yung ginagamit para solusyonan yung mga iba't ibang mga problema sa buhay. Which, in some senses, totoo naman. Pero hindi yung main goal ni Jesus. Na solusyonan yung iba't ibang mga problema natin sa buhay. Dahil ang sinolusyonan niya ay yung main problem sa buhay, which is the wrath of God. The law of God broken and the wrath of God coming. Yun yung sinolusyonan ni Jesus at yun yung dahil kung ba't siya pinadala ng Ama for us to escape from the wrath to come. Kailangan yun kasi pag pinresent yung Ama
maiintindihan na yung Ama pala yung umibig. At si Jesus pala yung pinadala niya para sa kaligtasan ko, para pawiin yung galit niya. Pag pinresent yung Holy Spirit, si Holy Spirit pala siya yung nagdadala sa isipan ng mga tao para tignan si Jesus. So, lumalawak yung perspective dun sa gospel. Hindi ibig sabihin na nawawala na si Jesus, kung hindi mas lumalawak pa yung paunawa kay Jesus. Na siya pala yung point ng Spirit, siya pala yung point ng Father, and all the in-betweens na relations nila. So, ganun din. May current preoccupation with the Spirit nang wala naman kinalaman kay Jesus. Ano yung point? The doctrine of the Trinity need not to be understood in its precise theological formulation at evangelism. Hindi yung ibig sabihin na kapag topic natin sa Bible study no Monday, Trinity. Hindi ibig sabihin na Trinitarian yung isang tao ay ligtas na siya. So, hindi siya sabi ni Pastor Noel na kailangan maging Trinitarian ka in order for you to be saved. In terms of orthodoxy lang. Kasi Roman Catholic, orthodox yan. Pero as an institution, alam natin, apostate sila. So, wala silang gospel. Na totoo. Yung Eastern Orthodox, orthodox din sila. Pero, yung gospel nila ay hindi rin katulad nung tinuturo ng scripture na gospel. So, sa usapin na ito, ang ibig lang sabihin ay kailangan maipresenta yung Trinity para mas maintindihan yung gospel. Evangelism must present our sin problem with God, and God Himself provides the solution in Christ. Ang nakaisip na magpadala kay Jesus ay ang Ama. Ang nagpadala sa anak ay ang Ama. Ang nagkukumbinsa sa mga tao ay ang Espiritu. Ang nagdadala sa isipan ng mga tao kay Jesus ay ang Espiritu. So, God the Father and Jesus Christ form the visible content of the message, while the Holy Spirit is the invisible power behind the message. So, bawat persons ng Diyos ay may active role sa process ng evangelism. So, last, dito sa lecture number 3, na reflection sa God-centered evangelism. Una, it will deliver us from our current orientation evangelism to human techniques. Yan. Actually, sa lecture number 4, pag-uusapan natin yan sa usapin ng mga methodologies, iba't ibang mga methodologies. Pero, yan yung nangyayari, naka-orient doon sa mga methods and techniques rather than the message itself. Kaya kung magiging God-centered yung evangelism natin, message-focused, yun yung tama. Yun yung tamang pagtingin sa evangelism at pag-exercise. Pangalawa, it will militate against the current content of the evangelism that emphasizes human's felt needs. Yung felt needs ay yung mga akalang kailangan. Yung felt needs, mga inaakala ng mga kailangan. And we do not deny, marami naman talagang kailangan yung tao na kailangan ma-address. Hindi sinasabi, hindi importante yon, huwag i-address yon. Pero ang sinasabi lang ng God-centered evangelism is that may mas kailangan problemahin. Pwera dyan. Pwede isipin na yun. Isipin natin yung mga pulubi. Ang iniisip ay wala akong cellphone. may kailangan silang unahin. Kailangan ko ng pagkain. Ano yung kakainin ko bukas? Ano yung magsusustain nito? Hindi yung ibang mga, although, totoo naman yan, may narinig ako, internet is already a necessity. Totoo naman, in terms ng mga ibang needs, communication needs, work needs, study needs, totoo yun. Pero may level, may hierarchy ng needs eh. At yung pinaka primary na need natin ay yung spiritual need, which is the need of forgiveness. Kailangan natin ng kapatawaran. At yun yung hindi naiisip ng tao. Yun yung hindi naiisip ng tao. At yun yung kailangan sabihin ng mananampalataya. At mangyayari yun kung mayroong God-centered evangelism. At lastly,
it will bring us to the right place of truth, holiness, and intercession in the task of evangelism. Kapag God-centered yung evangelism natin, maintindihan natin, ito pala yung pinaka-importante. Ano yung totoo? Ano yung kabanalan? Ano yung pagpe-pray namin? Magiging mapapattern ito dun sa mga kailangan natin ipag-pray. Ano yung katotohanan? Ano yung kabanalan? Ano yung mga ipag-pray? So, basahin ko yung final quote, the gagging of God. Yung kapal nito, D.A. Carson. So, in terms ng God-centeredness, sabi ni D.A. Carson, it is of paramount importance that those of us who are believers live and breathe in the atmosphere of God-centeredness, of gospel-centeredness. This will drive us to our knees in intercession and incite us again and again to reform our lives, our churches, and so far as we are able, our world, in line with the Word of God. The alternative is that whatever genuine insight we pick up about evangelism in the world of pluralism and postmodernism, all we really attempt to change is a few techniques. So, mas primary na magkaroon tayo ng substantive na difference, which is, sino yung Diyos? Ano yung Diyos? Ano yung Ebanghelyo? Ano yung message? Rather than, paano ko siya gagawin? May part yun, pero hindi siya yung main role. So sige, yun ang una pa lang yan dun sa New Testament concept. Evangelism is the work of God. So after nito, mamaya ay yung continuation. Number 2 hanggang number 6. So may 5 pa na New Testament concepts. Pero sige, discussion muna tayo. Questions or mga insights or realizations? Ito lang ako, Pastor, dun sa ano, sa Trinity. Sabi kasi kanina dito sa notes, the doctrine of the Trinity need not be understood. Dito pa, anong microphone? Ay, yung mic. In its precise theological formulation at evangelism. Ito ba ay, ano? Ay, sige. Editing to. Tanong ko dun sa ano, Doctrine of the Trinity. Sabi kasi dun, the Doctrine of the Trinity need not be understood in its precise theological formulation at evangelism. Mm. Ito ba ay towards sa evangelist or towards ito doon sa receiver ng message? Oh, dun yan sa evangelist. So, ang naisip ko... Dun mismo sa act ng evangelism. So both ways siya. Okay. So parang naisip ko, paano yung mga nag-i-evangelize na modalist? Yung mga kila T.D. Jakes, ganun. Oh. Tsaka kila, yung kaibigan nila, Stephen Portick. May validity ba yung kanilang ano? Parang proclaimed salvation? Gospel. Or tsaka yung gospel nila? Ayun, Pastor. Ayun, clarify ko muna yung intent ni Pastor Noel. Yung intent ni Pastor Noel dito ay, syempre, Trinitarian yung nagtuturo. At alam niya, at least sa basics, kung ano yung Trinity. Pero ang sinasabi niya lang dito na hindi necessary na banggitin mo lahat ng intricacies ng Trinity para maging Christian yung tao. Ang point lang ni Pastor Noel ay kailangan ma-present siya in its truth, kailangan may Father sa Spirit para maintindihan yung context ng gospel. Pero kailangan maging Trinitarian pa rin talaga ng nagtuturo. Pero I would say na may mga nasisave din dun sa mga, even sa mga nagtuturo ng hindi sila Trinitarian, kung sufficient na nandun yung gospel. Kung hindi nila, kasi yung mga, kahit mga modalism mga ganyan, hindi naman na tinuturo yung modalism kada
pagtuturo nila eh. Kunyari, kala Benny Hinn, kala TD Jakes, mga iba pang mga... Hindi sila nagiging parang dogmatic sa ano nila na presentation nila. Maging yung mga alam nating modalist position sila, nasabi lang nila bigla sa isang preaching. So, ayun. Okay. Pero, of course, dangerous yun. Kasi, kahit hindi nila sinasadya or ignorant sila, may bearing yun. Kasi, kaluluwa yun. Saka, trust yung pinag-uusapan. Kasi may nakausap akong ganyan. Teacher siya sa seminar. Nagtanong siya sa akin kung naniniwala na ba kay Jesus tsaka sa... Yung sa evangelistic seminar na pinatano mo? Ha? Apologetics? Teachers na seminar. Inset namin. Okay. Kasi okay. Christian daw yung... Christian daw siya. Okay. Naman. Tapos, sabi niya sa akin... tinanong niya kung ano yung paniniwala ko sa Diyos. Sabi ko, Trinitarian ako. Sabi niya, hindi daw ganun sa kanila, oneness daw sila, pero naniniwala daw siya kay Jesus. Parang naisip ko kasi, di ba sa Doctrine of the Trinity, ang paniniwala natin is the person represents the Godhead. Meron siyang essence, may sense na parang ganun. So, enough bang malaman lang ng tao yung sa evangelism at least si Jesus lang? Parang babalik lang ako kung ba't importante yung Trinity. Kasi ganun yung narinig ko palagi sa mga nag-i-evangelize na puro Jesus. Although, I understand na, kasi pinag-aralan na yung Trinity na Jesus is the Godhead. Kasama siya doon sa persona ng Diyos. So, parang may nabasa pa ako nun sa isang Reformed theologian na pag narinig nila yung isa sa person sa Trinity, it is as if narinig na rin nila yung ibang person. So, parang gusto kong magkaroon ng kalinawan doon. Paano ba siya? Mahirap yun kasi specific yun. Pero in general na lang. God ang... Naniwala ko dun sa principle na tinuro ni Pastor Noel din. Na sabi niya, God can use the minimum na gospel truth para mag-save. Dahil sa sovereign siya, kaya niyang gamitin yung pinakamaliit na gospel truth para makakilala yung mga tao. And that gospel truth can be yung si Jesus lang. Pwede yun. Pero, ang naniniwala rin tayo na mag-grow yun. At hindi sila mag-maintain doon. Kasi kikilos yung Holy Spirit sa kanila. Kahit nga hindi technically speaking eh. Sa isipan lang nila na ay intindihan nila na pangibabasa lang sila ng Bible nila. Kinikilosan sila ng Holy Spirit na pinaniniwala nilang si Jesus din. Pero, yung Holy Spirit maglilid sa kanila na may Father, may Son, may Spirit. At kahit hindi sila technically Trinitarian, yan, nag-stay sila dun sa modalist na church. Kikilusan sila ng Holy Spirit na kailangan nilang tanggapin basically yung tinuturo sa kanila ng Holy Spirit sa sarili ng puso. So, in general lang na ganun, bro, na kung kinilusan sila ng Banal na Espiritu, dadalhin sila sa truth. Sa, hindi lang sa gospel truth, sa Trinitarian truth. So, ayun. So, sufficient yung bare minimum. Sufficient yung bare minimum gospel. Pero hindi siya okay lang yan. Kasi gusto natin, sabi ni Paul, sa Acts 20, I have not failed to preach to you the whole counsel of God. Sabi niya, kabuang counsel ng Diyos. Pero nung una siyang nagturo doon, siyempre, hindi kaagad lahat. Pero may growing yan, lahat kailangan ituro. Kasi sa Great Commission din eh. Yun yung pinag-usapan last time sa Matthew. Yung Great Commission ay tungkol sa go, therefore make disciples of all the nation, baptizing them, Father, Son, and Spirit, Trinity, tapos, and teaching them whatsoever have commanded you. So, kabuuan na. So,
Yes, pero kung one na sila, questionable yung baptism nila. Kung Christian sila, totoong Christian sila, pero kung binaptay sila sa hindi Trinitarian Church, doon tayo sa baptism nila. Okay, nakakalang. Sige. Other, ano? Ako ulit pwede. Sige, ay, sige. Ayan, balik lang ako dun, Pastor, sa ano. Kasi nagkaroon ako dito ng kadebate. Ang pinag-usapan namin is yung God's unconditional love. So, so nag-usap kami nun about sa Romans din, eh, Romans 5 yata yun, na ang Diyos ay minahal na tayo noong makasalanan pa lang tayo. So, ang sabi niya sa akin, totoo daw, pwede daw sabihin yung God loves you unconditionally kahit sa mga unbeliever. So, paano ba dapat natin bigyan ng nuance yung ganun? Kasi totoo naman, according din sa scripture, na mahal talaga sila ng Diyos. Pero they are called to repentance. So, ano yung nuance dun sa ganun? Kapag sinabing unbeliever, that equate yun sa world ng John 3.16. Totoo yun, pero yung love na yun, sabi mo nga, call to repentance, saka yung love na yun ay saving love. Na may kagustuhan yung Diyos na maligtas sila, maniwala sila kay Jesus para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. So, medyo na nagkakaroon ako ng restriction na sabihin na unconditional love. Dahil, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin na unconditional yung love ng Diyos sa isang sinner? Pwedeng sabihin na specific yung love ng Diyos at great yung love ng Diyos na pinadala niya for God so love the world. So, sobrang tindi ng pagmamahal ng Diyos. Pero, sinabi pa rin na to those who believe. Ito yung, at least dun sa text, andito naka-confine yung love ng Diyos na pinadala niya anak niya. At maniwala sila. Pero, may mga hindi maniniwala and sabi sa John 3.16, they will perish. Yung hindi magbe-believe. So, yung sinasabi unconditional love, ang broad pa ng pag-uusapan. Ano yung sinasabi unconditional love? So, ito yung, kumbaga meron palaging boundary. Yung, kaya ko rin sabihin na conditional love. Kasi nauna ang Diyos eh. Hindi naman nakadepende sa atin eh. So, ayaw kong sabihin na conditional yung love ng Diyos. Kasi siya nauna, hindi naman tayo nauna. Pero, medyo hindi ako mapakali sa unconditional love. Ako ang naging sagot. Para sa general sinners, ha? Kasi sa mga elect sinners, alam naman natin na yung sagot doon. Pero, sige. Ang nasabi ko sa kanya doon, unconditional yung pagmamahal ng Diyos, pero sa salvation, merong condition. Sabi ko. So, hindi ko naman sinabi na conditional salvation or conditional gospel. Pero in yung condition na sinabi ko sa kanya is in the sense na kailangan ng conversion. Merong real conversion sa decision making ng tao at yung decision making na yun is yun yung pagkasi ng Diyos sa kanya. So, parang mamamanifest sa external yung internal through yung fulfillment ng condition. So, tama ba yung sinabi ko sa kanya? Technically speaking, yes. Tama naman. Pero hindi ko lang alam kung yun yung naisip niya. Hindi ko alam kung gano'n niya iniisip. Kasi normally, hindi naman masyado pinag-iisipan yun. Ito, yung generic na ibig lang nilang, generic na ibig nilang sabihin na kahit ano pa yung nakaraan mo. Ganyan. Mahal ka pa rin ng Diyos kahit ano. May ganun silang sense na
kaya sinasabi yung unconditional yung love ng Diyos. Pero of course, may better wording. Mm-hmm. At may biblical wording. Ganyan. Yeah. Na ganito kagaling yung pagmamahal ng Diyos na kahit makasalanan tayo, pinadala niya. Kasi may ano eh, may danger kasi yung wording na ganun eh. Na ginagamit nila eh, na parang okay lang pala. Okay lang pala kung walang boundary yung gagamit, language na gagamitin nila. Okay lang pala kung hindi ako mag-believe, okay lang pala mag-persist ako sa sin. Kasi unconditionally love pala ako eh. Temporally kasi yung unconditional understanding. At ang at kailangan may boundary ng salvation. Kaya doon din tayo nagiging hesitant. Kasi baka maging ganun yung result kapag sinabi mo, ay, ang condition na naman pala yung pagmamahal ng Diyos eh. Thank you. sabihin nila sa Diyos, thank you, mahal mo unconditionally. So, tuloy na ulit ako sa ginagawa ko. Pero, hindi kasi na-emphasize yung parang papasok sa felt needs yun eh. Parang. Ganun yung atake yun, emotional. O kahit gano'n ka pa ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Imbis na direct doon sa main context ng gospel na we are sinners, but ito yung totoo. Minahal tayo ng Diyos. Kahit na makasalanan tayo for the purpose ng eternal forgiveness natin at restoration natin sa Diyos. Ang gusto niya, manumbay tayo sa Kanya. So parang may better way at hindi lang itatap ko yung ano mo, emotional felt needs. Sige, other, ano? Questions ba? Sige. Ako, Pastor, may tanong ako dun sa ano, sa election. Yung, kasi yung mga iba na Christian, hindi nila magets yung connection ng, kaya yung mga Calvinist nagtatawag kahit naniniwala tayo sa merong na predestined unto salvation. Hindi nila makita yung connection ng bakit pa kailangan magtawag sa lahat tapos merong ba naman tinawag na. Paano yung ganun? Kasi hindi ko magets yung logic nila na kasi ako nagigets ko na kailangan may pinili na yung Diyos kaya nga merong nagre-respond. Pero sa kanila pag may pinili na daw yung Diyos, kung ano daw yung pinaniniwalaan mo, dapat hindi ka daw mag-preach ay mag-evangelize sa lahat sa nakararami. So, paano yung process nila na ganun? Ba't ganun? Actually, yung logic, Arminian logic sa anti-Calvinist logic, na iniisip nila, ang consistent result ng unconditional election ay walang means ng gospel proclamation. So, iniisip nila, pumili pala yung Diyos, hindi siya nagagawa ng paraan para at hindi nila nakikita na yung paraan, preaching nga. Kasi namili yung Diyos, siya nang bahala. Parang diretsong Diyos sa tao nang wala siyang medium instrument na gagamitin. Ganun nila, ganun yung naisip nila na logic. Wala naman, kaya naman pala ng Diyos eh. Siya naman pala ang pumili eh. So, siya na ang tatawag ng diretso. Yun ang hindi nila maintindihan na sa usapin ng unconditional election saka nang sa usapin ng Calvinism na yes, God predestined, yes, God elected, pero may pinili siyang means kung paano mangyayari yun. Sa isipan kasi nila ng predestination, tanggal yung second cause. Kasi tayo yung second cause. Yung sa Romans 10, tayo yung second cause. Yung decision making tsaka yung preaching. Oo, kasi ang sinabi dun sa Romans 10, how can they believe of whom they have not heard? And how can they hear if there is no preacher? Walang magpe-preach. So, ayun pa lang, alam na natin na may inyong word na kaparaanan yung Diyos para ma-fulfill yung tinakda niya na, yung decree niya. Pero sa kanila, iniisip nila, kung nagde-decree yung Diyos, siya nang bahala sa lahat. Ganun nila, ganun nagpo-flow yung logic. Pero hindi inyong
classical pananaw ng even hindi nga Calvinist, kahit Orthodox pa lang eh. Sa usapin ng decree. God planned and God executes and part of the execution para maggawa, para mangyari yung plano niya is instrumentalities. Nangyari lahat ng plano niya dahil may mga ginagamit siya. At yun yung di nila, kasi kadalasan din ng mga hindi Calvinist, hindi Orthodox oriented eh. Lalo na yung mga Protestant na walang sense ng Orthodoxy kasi hindi naman natuturo eh. Kasi nga, puro modern evangelical cliches ang tinuturo imbis na theology of God. Who God is. Kadalasan ganun, pag kaya may mga anti-Calvinist sentiments, ganun yung iniisip nila. Hindi na tama yung gospel, hindi pa Orthodox. Ganun yung kinalagpakan. Ang hirap naman ng gano'n. Nakakalungkot. Okay ko sa... Sa ano naman? Sa... parang... Sa puso naman nung nag-i-evangelize. Kasi dumating ako sa point dati na nag-i-evangelize ako. May mga kinakausap ako about the gospel. Pero ang parang ang ano ko, ang detached ko sa kanila. Kasi ang naiisip ko, wala sa akin yung kaligtasan nila. Pero, so kung basta ang gagawin ko lang, sasabihin ko lang sa kanila to, tapos bahala na kung magre-respond sila. Ano yung parang magandang ano doon? Parang magandang disposition or point na parang, kasi ikaw bilang pastor, syempre hindi ka po pwedeng hindi ka attached eh, doon sa binibigyan mo ng message. So ano yung mapapaya mo sa ganun, pastor? At totoong hindi nakasalalay sa atin. Yung result, pero meron tayong responsibility at motivation to care. Actually, isa yung dapat sa mga magpo-fuel kasi may pakialam ka. Magiging detached. Kasi totoo naman yun eh, hindi naman nakasalalay sa akin. Pero, part ng motivation ko at part ng inaasahan din ng Diyos ay yung pakialam mo sa kanila. Kapag isip nyo, talagang pupunta to na impyerno. Magpo-fuel yun ah. Talagang gustuhin mo na maligtas sila. So ang kaya hindi, although very reviving na sa senses kapag may namatay. May malapit namatay, oo nga pala, ganito pala. Pero hindi na kailangan mangyari po na yun. Kasi alam mong truth yun eh. Truth yung hell, truth yung damnation. Iniisip-isip mo nga pag kahit mga, di ba si Mike Enriquez namatay. Sino pa ba yung namatay ng mga artista? Parang may, at mga kailala, ang dami mga nasa ko. Oh, nakikiramay, totoo nakikiramay, nakikidalamati tayo. Pero parang iniisip, nasa impyerno itong mga to kung hindi talaga sila yung palataya. Kapag kahit gano'n pakaganda yung eulogy. So isipin mo, anong kahihinat na nitong mga tao natin? Isa yun. Tapos merong positive yung sa sinfulness of sin kay Ralph Benning. Isa sa pinaka pain ng hell ay hindi nila makakamtan yung best kumpara sa sila kinreate. Hindi nila may enjoy yung Diyos. Isipin mo, yung pinakakailangan nila hindi nila hindi mapupunan. So, isa rin sa motivation, gusto kong sumaya sila eternally. Makasama nila yung Diyos. Yung beatific vision, gusto kong ma-enjoy nila yun. Kasi yun yung para saan kinrate yung tao eh. Yun yung pinakakailangan ng tao. At so, may negative sa positive. Ayokong mapahamak sila. At gusto ko rin na ultimately speaking, yung ma-enjoy nila yung Diyos. Yun yung magpo-fuel. Di ba, Romans 10 yung binasa natin kanina? 14 to 17. Tapos sa verse 21, sabi, but of Israel, he says, so God says,
All day long, I have held out my hands to a disobedient and contrary people. So, yung imagery, hindi nangangalay yung Diyos na abutin sila. Ayaw nilang abutin yung kamay ng Diyos, pero naka-abot pa rin yung Diyos sa kanila. To the contrary and disobedient people. Ang tagal-tagal na nila, naka-abot pa rin yung kamay ng Diyos. Di nila inabot yung kamay ng Diyos, ayaw nilang lumapit sa Diyos, pero yung Diyos nakaganon pa rin. Kasi alam ng Diyos kung ano mayayari sa kanila later. At alam ng Diyos yung ipapahamak nila. So, yun yung magbibigay sa atin ng motivation na yung eternal weight. Kasi uso yan ngayon sa usapan eh, yung kunwari yung mga intellectual daw sila na atheist, ganyan. May kipag-usap daw sila sa'yo about religion, pero ayaw nila na i-personal mo daw na kasabihin mo pa daw mapupunta sila sa impyerno. Gusto daw nila yung usapan tao lang. Kasi may nakusap akong ganyan sa TikTok. Sabi niya, natutuwa daw siya doon sa mga kausap niya, ako tsaka yung ibang mga Christian, kasi nakasama niya doon, kasi hindi daw na may personal na merong ano, pupunta sa, sila ay pupunta sa impyerno, ganyan. So sabi ko sa kanya, ay ako, ang gusto ko talaga ay ma-convert ka. Parang gusto kasi ng tao yung ano eh, message ni Jesus, pero gusto nila, detached sila. Ang nagiging method ng mga evangelist na, naging method ko rin one time, is tinatry ko silang ma-win by just presenting it as it. Ano lang, nang ganun lang. Parang ngayon makikita ko na yung ano niya, yung hindi talaga pwedeng mawala yung sense na sila ay meron talaga silang kahihinatnan. At yung kagustuhan mo na nag-iebanghelyo ka kasi gusto mo makasama mo sila sa makita ang Diyos. Makapanampalataya sa Diyos. Although may part din 'yon yung presentation. Talaga. Pero kita naman natin eh. Dun sa pag tinignan natin yung Old Testament at New Testament, palaging may personalization. Naalala ko yung una sa kahuling preaching ni Jesus. Public, unang preaching niya, repent. For the kingdom of God is at hand. Tapos yung huling preaching niya, repent din. Nakalimutan ko na kung saan eh, pero sa Luke yata yun. Ayun niya, repent. So, na-memorize. Talaga. Although, syempre, hindi mo naman sasadyain na talagang i-offend. Parang titirahin na masyado. Pero, magandang alam nila yung motive. Na hindi yung nakatago na, may gusto akong mangyari, kaya ako ang pag-engage sa'yo. Kasi may dahilan ako. Hindi ko dahilan na ano lang dito na makipag-dialogue lang for intellectual purposes. Hindi ko lang gusto na maintindihan mo lang. Intellectually. Kasi yung iba, umaalis. Pero hindi naman lahat kasi parang ganun agad. Hindi naman kasi. Kasi may diretso. Ano yung dati, nakausap naman ako about that, estudyante ko, pero dinismiss na niya ako nung sinabi ko na gusto ko maging Christian ka. Kaya ako ito ginagawa. Ang ginawa niya, dinismiss niya ako, tapos di na niya ako inausap about religion. So, paano kaya yung ganun? It's on them. It's on them naman. Hindi naman pwedeng itatago natin yung main purpose natin para lang sa... Yun nga yung ayaw natin mangyari. Yung nakatago yung goal mo. Na tatago mo ba? No? Oo. Miss naman. No? Magpapakain kami. Pero hindi alam, may ano pala. May family worship. May ano pala. So, hindi naman bulgaran na palagi. Pero hindi rin dapat itago. At it's on them. Nakapag narinig nila yun, tapos umayaw sila, accountability nila yun. At pagdating ng panahon, maalala nila, may nagsabi sa akin. No. Na gusto niya ako maging Kristiyano. At pinalampas ko yun. At tinaguan ko pa yung tao na gusto ako maging Kristiyano. Yung pa yun. Nasa kanila yun.
Okay na ako. Sige. Mas may follow up ako dun. Kasi nakausap ko kanina ang kas dito. Ano eh, parang nasabi ko yung hindi kita pinipilit na sumali sa amin, ha? Parang gano'n. Pero kasi parang ang point ko, kasi hindi ko lang paano napunta yung usapan namin. Dahil natin gusto. Pero ano eh, napunta kami sa... Kasi nga yung disgratis, ayun, disgratis crush, ha? Sabi ko, parang sure na po ba kayo kasi kayo pupunta. Ganun ko siya eh. Kasi open na kami, nagkukwentuhan. Ang point kasi, parang sabi ko, wala siyang ibang matatakbuhan kundi ang Panginoong Jesus lamang, yung John 14:6. Parang dahil na ako nag-focus. Pero hindi ko nasabi na kailangan maging Christian siya. Or, parang sinabi ko pa kasi na hindi siya sa religion na umanib ka lang sa simbahan. Ano na, ang sabi ko lang, ang Panginoong mismo na nagsabi, siya yung daan, yung buhay, tsaka yung katotohanan. Tapos, doon ko lang siya, na-interrupt pa nga kami, pero parang, tingin ko kasi sablay, dahil hindi ko rin nasabi yung repent, hindi ko nasabi na parang yung justice ni God, na righteous, sinabi ko lang na siya yung daan. Pero hindi ko yun nga, hindi ako nag-duel doon sa justice, righteousness masyado, or yung kailangan niya magtiwala sa Panginoon, parang gano'n. Paano kaya yan? Hindi lahat ng situations mapapresent natin fully yung gospel. At kumikilos pa rin yung Diyos dun sa mga situations na nagtatanim tayo at ini-encourage natin na pag-isipan nila yung mga katotohanan na gano'n. So, hindi rin tayo dapat ma-guilty masyado kapag hindi lahat na sabi ko ng isang bagsakan, lalo na sa mga situations na, alam mo, limited yung time. Pwedeng dalihin natin sila, magiging instrument ng Diyos yun. Later on, ay, sinabi ko na lang may naalala ako na kinuusap ako nito. Matagal ko nang, kunyari, nagtatago pala yun. Tinatakbuhan niya. Hindi na di wala. Baka kung anong background niya. Pero gagamitin ng Diyos yun. Sabi ko na lang, pas text niya ako eh, kung gusto niyang... Tinanong ko na lang. Ayun lang, pas. So, wag may iba-ibang context talaga na situations. At ang maganda nun ay nagtatanim tayo nang pwedeng maging kagamit-gamit later on sa paano kakilasin niya sa kanila. Kasi, actually, hindi ko na nga maalala lahat, pero ang dami ng mga naging contribution sa akin ng ibang mga... Ang naalala ko na yung conversion ko mismo. Pero hindi ko alam yung previous doon. Meron pa nga, purpose-driven life eh. Kaya required eh. Ah, hindi pa ako converted noon. Asa grade 6 yata ako. To first year. Eh sila mama, merong sa bahay, may nagregalo sa ala. Binabasa ko yun. Binabasa ko yung purpose-driven life. Hindi pa ako Christian noon. Kasi third year pa ako to boy fourth year. Pero naging... Alam mo yun, naging seed siya. Para later, tuwa pa, motivated ako eh. Pwede ako Christian. Ngayon ko lang ulit naalala eh. Tapos later on, magiging instrument ko siya sa akin na, uy, kahit na alam natin, hindi naman full ano yun. At iba yung intention. Ipagpasalamat natin at ipagpray natin na magbunga maging yung mga ganong ginagawa natin. Di ba, yung sinabi ko last Saturday na may track, gospel tracts. Sabi sa gospel, ano ba yun? Totoo ba ang purgatorio? Tapos, nasa likod, pumunta ka sa worship namin. Sa gospel track, tapos ganon yung ano. Kasi, pwedeng magpanim sa kanya yung question. Magdala sa kanya sa truth. Sige. Pray tayo. Tapos, break tayo for a few minutes. Diyos namin, maraming salamat po. Samahan niyo po ang mga pag-uusap namin at ang discussion namin, ang lectures namin para po sa kapurihan niyo at sa usapin ng evangelism. Maging kagamit-gamit po ito sa personal lives namin at sa church life namin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.